kwentong katatakutan at kababalaghan, mga kwentong mahirap paniwalaan, mga kwentong di mo inaasahan, ngunit wala tayong magagawa sapagkat ito ay nagaganap sa ating mundong ginagalawan. At kung ikaw ay mahilig sa kwentong ganito, tara, samahin mo ako at magkwentakutan tayo. Pero bago tayo magkwentakutan, kung ikaw ay bago pa lamang nakadaan sa aking Pinoy Katatakutan Channel at hindi pa tayo magkaibigan, ay wala kang ibang gagawin kundi pindutin ang subscription icon at isama mo na ang bell button, pati ang like at share ay huwag mong kalimutan. Tara, magkwentakutan na tayo! Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay ang pagbangon ng isang kaluluwa sa isang taong natutulog. Totoo ba ito? Tara at ating pagkwentakutan. Saksihan po natin ang kadalangal lihom na nagpatago sa alias na Mr. Secret. Nung bata pa, ay palagi akong pinagagalitan ng aking lola. At sinasabi niya na huwag daw akong matutulog na nakapatong ang aking dalawang kamay sa aking dibdib. O kung hindi naman, ay nakaunat ito na gaya ng isang patay. Masama daw yun dahil baka daw bumangon ang aking kaluluwa. Pero nasanay na kasi ako. Kaya po, so ngayon huwag matutulog ng nakapatong ang iyong kamay sa iyong dibdib. Masama yan, o kaya nakaunat ang iyong kamay habang kayo matutulog. Kaya baka bumangon ang iyong kaluluwa at hindi nga makabalik. Ikaw din, sige, magsisisi ka. Opo, Lola. Pero hindi ko pinaniwalaan ang sinabi ng aking lola. Hanggang isang araw, nang gabi ako ay natutulog, ay nangyari ang sinabi ng aking lola, ang paghiwalay ng aking kaluluwa sa aking katawan. Tara mga boss, ating saksihan ang pangyayari ito. Kung ito ba ay isang kwento o isang katotohanan. Thank you.
nakita niya ang pagtulog pala ng nakatihaya na nakapatong sa dibdib ang kamay ay talagang masama. Kaya kung ikaw ay ganyan matulog, ay hinupong babuli niyo. Dahil baka dumating isang gabi ay bumangon ang iyong kaluluwa at humiwalay sa iyong katawan at hindi mo makabalik dahil ikaw ay pinasukan ng ibang kaluluwa ang tinatawag na kaluluwang ligaw. Kawawa naman ang kaluluwa mo, magpapagalagala na lang. Lagi po nating tandaan na walang masama sa sinasabi ng mga matatanda at walang mawawala kung tayo ay maniwala sa kanyang mga payo. Sa pagsunod ay may kabutihan, subalit sa pagsuway o katigasan ng ulo ay may kapahamakan. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking Kwentakutan. Kung ikaw ay may katanungan at nais mong magkaroon ng kasagutan o mayroon kang video na nais isuggest, ay wala ka pong ibang gagawin kundi leave your comment down below at akin pong sasagutin sang-ayon sa abot ng aking kakayahan. At kung ikaw ay ngayon lamang napadaan sa aking Pinoy Katatakutan Channel at iyong nagustuhan ang aking Kwentakutan, ay wala ka pong ibang gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko at isabay mo na ang bell button, like mo na rin at i-share sa iba. Lagi po nating tandaan na walang ibang mas makapangyarihan sa lahat kundi ang ating Diyos sa kalangitan, at kailanman ay hindi mananaig ang kadiliman o kasamaan, lalo na kung ikaw ay sa kanya mananalig at mananahan. Huwag po nating kalimutang magpuri sa Diyos at manalangin. Anong mga boss, hanggang sa muli, at inaasahan ko na magkikita-kita pa tayong muli sa susunod ko pang mga video, at ako ay yung sasamang Kwentakutan, tapos ako is your leader.